Magandang araw mga kaibigan! Sa huling video ang aming netalakay ay ating pinag-usapan na totoong nabuhay ang mga higanteng hayop at isa na nga rito ang mga dinosaurs. Pero bago natin to ituloy at mahilig ka sa ganitong kwento, ay mag-subscribe ka na at hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload namin. At sa video natin ngayon, atin naman pag-uusapan ang tungkol sa mga Nephilim o ang mga nabuhay na higanteng tao sa lupa bago pa mangyari ang bahang gunaw. Ang tinutukoy ng mga anak ng tao ay nagmula sa lahi ni Cain na nag-asawa ng mga anak ng Diyos. Nung panahong yon, ang mga sinasabing mga anak ng Diyos ay nagmula sa lahi ni Seth na anak ni Adan at Eva. Ang bunga na pinagsamang dalawang lahi ay nagresulta ng isang napakalaking tao na tinatawag na Nephilim. Sila ang tinutukoy sa Biblia na makapangyarihan at mga bantog na tao. Gayunman, sila ang mga hambog at pawang promotor ng mga kasamaan sa lupa. Kaya nagpa siya ang Diyos na lipulin sila, kasama ang mga taong hindi matuwid. Bukod tayong si Noah, kasama ang kanyang kasamahan lamang ang nakatanggap ng biyaya mula sa Panginoon. Ayon sa pag-aaral, ang sukat ng mga Nephilim ay nasa siyam na talampakan ng taas dahil ang pinakamalit lang na sukat nila ay nasa 8.5 feet at ang pinakamatangkad umano ay umaabot ng 36 feet ang taas. Ang tanong, bakit wala tayong nakikitang matataas na tao katulad ng Nephilim? Simple lang, dahil kasama ang mga Nephilim sa mga nalipol noong bahang gunaw. May ilang Nephilim pang nabuhay, pero hindi nakasilaki o taas ng naunang Nephilim na may 19, 23, 25 at 36 feet, kundi may taas lamang ang pinakamaliit na Nephilim na nasa 8 hanggang 14 feet sa panahon natin na tinuturing ng mga higante. Ilan sa mga tala sa Biblia na may Nephilim pang nabuhay. Sa sukat na ganito ay si Og na hari ng Basan na nakatira sa east of Jordan na binanggit ni Moises sa Deuteronomy chapter 3 verse 1. Ang teritoryo nila ay sinakop ni Kedorlaomer na nakatala sa Genesis chapter 14 verse 5. May mga higante rin na nasa Kanaan na sila'y nakita ng 12 tiktik ng Israel, kasama si Josue at Caleb na nasa Deuteronomy chapter 2 verse 10 hanggang 11. Ang mga anak ni Anak ay higante rin na nakatala sa Bilang chapter 13 verse 33. Si Ishbi-benob na isa rin sa gustong pumatay kay David. Si Nasaf o si Pai na descendant ni Rafa, si Lam na kapatid ni Goliath. Ang mga natukoy na mga higante ay pawang apo ni Rafa, na isang higante sa Gat na nakatala sa 2 Samuel chapter 21 verse 22 at 1 Kronika chapter 20 verse 8. Subalit, sa pag-aaral nitong 20 siglo, tanging si Og na hari ng Basan na binanggit sa Deuteronomy chapter 3 verse 11 ang higanteng naitala na may 14 na talampakan pagkatapos ng bahang gunaw. At ang mga sumunod sa kanya ay pawang nasa 8 o 9 na talampakan o humigit kumulang pa rito ang taas gaya ni Goliath na pinatay ni David. At yan ang kwento ng pagkabuhay at pagkawala ng mga Nephilim. Sana ay nakapaghatid kami ng konting kaalaman sa inyo. I-like nyo ang aming video kung inyong nagustuhan at i-share para naman sa kaalaman ng iba. At kung may nais pa kayong malaman o gustong ipakwento, maaari kayong mag-iwan ng komento sa baba ng aming video.
Maraming maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aming channel. Hanggang sa muli!